Magandang umaga, ma'am. Bati ni Aling Purita nang pumasok si Julian sa dining room. Nasaan ho ang asawa ko? Tanong niya. Maaga po silang umalis ni Sir Kyle. Ang alam ko po ay sa airport ang tuloy nila. Namutla siya. Seneryoso ba ni Jed ang sinabi nito noong nakaraang gabi na pababalikin na nito si Kyle sa Africa? Nasira tuloy ang bakasyon ng lalaki dahil sa kanya. Gabi na raw po ang balik ni Sir Jed. Sa labas na daw po siya maghahapunan. Sinabi rin po ni Sir na sa labas din daw po kayo magdi-dinner. Patuloy nito. Blanco ang tingin na ibinigay niya sa katiwala. Saka natauhan. Oo. Nakalimutan ko. Ano ba ang gustong palabasin ni Jed na sa labas siya maghahapunan? She mulled over her coffee. Iniisip pa rin niyang ginawi ng lalaki. Sa nangyari sa kanila noong nagdaang gabi, iniisip niya na nanaisin nito na magkausap sila ngayong umaga. Pero umalis ito nang wala ni Haniho. Wala ba ni anumang kahulugan para rito ang namagitan sa kanila? Wala man lamang isang salita na nagmula rito kung anong nararamdaman nito para sa kanya. Bago sa kanyang naranasan sa mga bisig nito. Pero anong alam niya sa iniisip nito? Siguro ay sanay na ito sa ganoong eksena. Nangyari na siguro noon ang ganoon kay Jed. Isang babaeng paayaw-ayaw pero sa huli ay nagpaubaya rin. Napapikit siya sa isiping yun. Parang gusto niyang manliit. Parang biglang umikot ang paligid niya. Nagawa ni Jed na umalis nang hindi man lamang nagpapaalam sa kanya. Nakuha na nito ang gusto at naghahanap na siguro ito ng iba. Bakit ba siya nagpaakit dito? Pagkatapos ng ilang taong pagtanggi at pag-iingat, mahuhulog din pala siya sa bitag nito. Bigla siyang tumayo. Ayaw niyang maghintay roon na parang tanga. Hinding-hindi niya ipapaalam kay Jed ang naging epekto sa kanya ng isang gabi sa mga bisig nito. Nagpatawag siya ng taxi kay Aling Purita. Kaunti lamang ang iniimpake niya pa uwi dahil talagang hindi siya nag-unpack ng gamit nang malaman niyang makakasama niya si Jed sa bahay. Uuwi na ako ng Batangas, Aling Purita. Aniya, pakisabi na lang po kay... sa asawa ko. Biglaan po yata. Tugon nito, ano po ang sasabihin ko kay Sir? Alam na niya, pagsisinungaling niya. Basta pakisabi, kailangan ko nang umuwi. Maiintindihan niya yun. Nagpahatid siya sa terminal ng bus pa uwi ng Batangas City. Okay lamang sa kanyang mag-commute kaysa magpang-abot silang mag-asawa. Gabi na uuwi si Jed sa bahay nila sa Paranaque. Inaasahan niyang pagod na ito at saka pa lamang nito malalaman na nakaalis na siya. Imposible magbiyahe pa ito patungong Batangas. Sinundo siya ng driver nila sa Batangas pagdating ng Balagtas Highway. Papasok pa kasi ang subdivision patungo sa kanilang bahay. Pagdating na pagdating niya ay sinalubong siya ni Harvey. Bumitin ito sa leeg niya. Mami, sabi ni Teacher Janjan ay next week ka pa darating. Binuhat niya ito upang hagkan ito sa pisngi. Oo, pero may kailangan kaming ayusin ni Tita Kelly dito, kaya andito na ako. Ayaw mo ba nun? Hinigpitan niyang pagyakap dito. Gusto, sagot nito. Nasaan si Daddy? Iyon lagi ang kasunod nitong tanong. Kung wala si Jed sa Pilipinas ay wala siyang problemang sagutin ang tanong nito na iyon, gaya ng dati. Pero iba ngayon, nasa Manila ang lalaki. Nasa bahay nila roon. Napakalapit at hindi niya kayang magsinungaling kay Harvey. Nasa bahay natin sa Paranaque, sagot niya. Sanay na ang bata sa setup nilang mag-asawa. Ibinaba niya ito at inakay patungo sa living room. Ipinasok na ng isang katulong ang bagahe niya sa kanyang silid. Kailan siya uuwi dito? Hindi ko sigurado. Bakit hindi mo ko isinama para nakita ko siya sa Paranaque? Sanay na rin ang paslit sa paglipat-lipat nila ng bahay. Hindi ko kasi alam na pupunta pala ang daddy mo doon. Malumanay na sagot niya. At hindi ba ayaw mo mag-absent sa school? Bakit hindi na lang tayo tumira kung nasan si daddy? Siguro pwede rin. Itanong mo sa kanya, okay? Tumangutang mo lamang ang bata. Mommy, untag nito kapag kuwan. Yes, hon? Maghihiwalay na ba kayo ni daddy? Nakatitig ang anak sa kanya habang magkaharap na nakaupo sila sa sofa. Kumunot ang kanyang noo. Pero hindi niya nakuhang magsalita. Nagpatuloy ang bata. Sabi ng classmate kong si RJ, matagal na daw hindi umuwi ang papa niya. Kaya makikipaghiwalay na yung mama niya.
Tapos sabi pa niya, mabait daw yung bago niyang papa, kaya gusto niya. Pero ayokong makipaghiwalay ka kay daddy. Tila may pag-uutos sa tono nito. Harvey seemed to be more and more like his father each passing day. Parang natuyuan ang lalamunan si Julian. Yun siguro ang bumabagabag sa bata nang makausap ito ni Jed. Kailan yan sinabi sa'yo ni RJ? Mahinahon niyang tanong. Matagal na, sagot nito. Sabi niya, hindi raw sila iiwan ng bago niyang papa, pero ayoko ng bagong daddy. Gusto ko yung totoo kong daddy. Itinaas niya ang kanang kamay. Promise, hindi ka magkakaroon ng bagong daddy. Hindi kami maghihiwalay ng daddy mo. At nangako siya sa akin na uuwi siya kaagad para magkita kayo. Dagdag niya. Tila noon lang napanatag ang bata. Talaga, mommy? True. Niyapos siya ng anak pagkatapos ay bumulong sa kanya. Ayoko kay Uncle Robbie. Gusto niyang matawa pero pinigil niya yon. Bakit mo nasabi yan? Mabait naman siya sa'yo. Pangit siya. Walang gatol na tugon nito. Hindi siya mabait. Muntik na talaga siyang matawa. Don't say that. He's not bad. Guwapo ang daddy ko. Oo, sang-ayon niya. Wala namang pagtatalo roon. Nagsasabi lang ng totoong musmus. At ibibili ako ni daddy ng motorbike pag laki ko. We'll see. She compromised. Tapos sasagasaan ko si Uncle Robbie. Kinain na ni Julian ang tawa niya at nagkunwang nauubo. Tumayo na siya at sinabi sa anak na maghahaponan na sila. Inabot din siya ng ilang oras sa biyahe at nais niyang magpahinga ng maaga. Sana ay noon pa sinabi sa kanya ni Harvey ang alalahanin nito. Naipagkamali ng bata ang pagbisibisita sa kanya ng accountant na si Robbie Ochoa. Bakit pinili nito na kay Jed unang sabihin yun? Itinanong kaya ni Harvey sa kanyang asawa kung maghihiwalay nga sila? Kaya ba umuwi ang lalaki ng mas maaga para malaman kung ano talagang namamagitan sa kanila ni Robbie? Iyon ba ang dahilan kaya tiniyak ni Jed na may mamagitan sa kanila sa sandaling panahong nagkasama sila? Para masigurong hindi niya makukuhang makipaghiwalay rito? Pinakasalan siya nito para makuha nito ang kumpanya ng kanyang ama. Kahit nasabihin pang si Harvey talaga ang tagapagmana niyon, nag-aalala ba itong mawawala sa pamamahala nitong kumpanya kung magkakahiwalay sila? Alam niyang malaking pasasalamat ng kanyang ama kay Jed dahil sa apo nito sa lalaki. Ano ba talaga ang motibo ng asawa kaya inakit siya nito? Hindi makatulog si Julian kaya nagtungo siya sa music room. Engrossed siya sa pagtugtog ng piano kaya hindi niya namalayong bumukas ang pinto ng silid. Napapitlag siya nang marinig ang hindi gaanong kalakasang ingay na nilikha ng pagsara ng pinto. Paglingon niya ay kasama na niya si Jed sa silid. Bigla niyang ibinalik sa piano ang paningin. Nagkamali siya. Umuwi rin pala ito ng Batangas. Sandaling namagitan sa kanilang katahimikan. Okay, ani Jed. Narinig niya ang pagbuga nito ng hangin. Bakit? Mahina nitong tanong. Saglit niyang tiningnan ito bago iniiwas ang mga mata. Anong bakit? Bakit bigla kang umalis? Alam mong ibig kong sabihin. Tapos na ang trabaho ko doon. Pagdadahilan niya. There was nothing to keep me there. Really? He asked sarcastically. Muling binalingan ni Julia ng piano. Hindi ka tutugtog kung ayaw mong wasakin kong piano na yan. Anito sa tinig na dumadagong-dong. Napasinghap siya sa lakas ng boses nito. Halos tumigil ang tibok ng puso niya. Wala man lang bang kahulugan sa'yo ang namagitan sa atin? Tanong nito. Kahulugan? Yun din ang itinatanong niya sa sarili kanina pang umaga. Pero ayaw na niyang magpautu kay Jed. Alam na niyang mangyayari kapag inamin niya rito ang totoo. Matutulad lamang siya sa maraming mga babae nito na madaling kalimutan. Hinding-hindi siya papahig na mangyari yon. Tama nang nasasaktan siya ngayon. Ayaw niyong malaman pa nito iyon. Sobra na kung pati pagkatao niya ay matatapakan pa. Wala, pagsisinungaling niya. Tumalim ang mga bagang nito. Damn you! Nagagalit ka because you don't turn me on? Maldita niyang tanong. Nag-apoy ang galit sa mga mata nito. For a while there, Julian thought that he would hit her. She lifted her chin defiantly. Abot-abot naman ang timok ng puso niya. Mapang-uyam ang ganting ngiti nito. Sinungaling ka, Julian. I turned you on, alright? Ginawa ko yun para malaman kung magaling ka nga gaya ng naririnig ko sa mga babae mo. Kailangan niyang aminin na matagal nang may naririnig siya tungkol sa babae ni Jed kung meron man. At anong napatunayan mo?
As I am sure you know, wala akong gaanong experience. So I would say you are the expert. Tugon niya. Baka kailangan mo pa ng experience. Maigting na sagot nito. Naroon ang pagbabanta sa tinig ng asawa. No, thank you. Not with you. Matamis niyang tanggi. At sinong nasa isip mo? Hindi siya sumagot. Wala siyang mabasang expression sa mukha nito. Are we back to square one? Pagkuway tanong nito, she honestly did not know what to say. Parang gusto niyang umasa na may bukas pa para sa kanila ni Jed. Pero sa sakit na nararamdaman niya ngayon, gusto na niyang sumuko. Parang wala na siyang lakas para makipag-usap dito ng isang minuto pa. Tumalikod na si Jed. I'll say goodnight, he said. Nang marinig niyang papalay yung mga yabag nito, hinapaiyak siya. She covered her face with her hands. Was this love? She thought it was sweet. Bakit masakit sa dibdib? Tahimik siyang naglakad patungo sa kanyang silid. Nakapagpasya na siya. Love was not worth the pain she was feeling right now. Naglalabasan sa loob niya ang pride at pag-ibig. Pero gaya ng dati, pride ang nangingibabaw. Madaling araw na nang makatulog siya. Nagising siya nang marinig ang malulutong na halakak ng anak. Narinig niyang may nagbubukas ng pinto ng kanyang silid. Nagkunwa siyang natutulog pa. Dinig niyang mga yabag ng dalawa sa carpeted na sahig. Daman niyang nakatayo ang mag-ama sa tabi ng kanyang kama. Umakyat si Harvey sa higaan at niyug-yug siya. Mommy! Saka lamang siya nagmulat ng mga mata. Naroon ang kasiyahan sa tinig nito. Dumating si Daddy kagabi, alam mo ba yun? Tumingin muna siya sa asawa na nanatiling nakatayo. Pagkatapos ay sa anak. Saka umiling. Dinalahan ka namin ni Daddy ng coffee? Saad nito. Nag-almusal ka na ba? Tanong niya. Sabay kami ni Daddy, tugon nito. Nagluto kami ng pancakes. Si Daddy ang naghalo. Ang galing. Yumakap sa kanya si Harvey. Ang sarap mahiga sa tabi mo, Mommy. Anito. Namumula ang mga pisngi na napatingin siya kay Jed. Pagkatapos ay umiwas ng tingin dito dahil sa pagkapahiya. Hindi ka pa bababangon, Mommy? Tanong ng anak. Babangon na pag alis nyo, sagot niya. Halika na, Harvey. Yaya ni Jed. Binuhat nito ang anak at inilagay sa balikat nito. Yumuko ang anak pagdaan ng mga ito sa pintuan. Nang makaalis ang dalaway, gustong mapaiyak ni Julian. She felt so lonely. Napakalapit ng kanyang mag-ama sa isa't isa. Pinagalitan niya ang sarili. Nagsiselos ba siya sa mga ito? Hindi pa nangyari noon na dinala ni Jed si Harvey sa kanyang kwarto para gisingin siya. Kung totoo silang pamilya. Naupo rin siguro ito sa kanyang kama. Humalik sa kanya habang tinitingnan siya ng may pagmamahal. She had seen that look in movies. Read about them in books. Love given and returned. Bihis na siya nang bumaba siya para mag-agahan. Pupunta siya sa butik ngayong umaga. Jed was in the breakfast hall. Nagkakape ito habang nagbabasa ng newspaper. Binati siya nito. Hi. Para bang hindi nangyari ang pagbisita nito sa silid niya kanina. Nagsalin siya ng orange juice sa baso. Habang ginagawa yun ay iniisip niya kung hanggang kailan mananatili si Jed dito kasama nila. Hindi niya makuhang magtanong. Nasa school na ba si Harvey? Aniya. Oo. Sagot nito. Sumimsim siya ng juice. Itinupi ni Jed ang pahayagan at ibinabayan sa mesa. Tumingin ito sa kanya. Mula ngayon bibisitahin ko ang anak ko kung kailan ko gusto. Kung hindi mo matagalan ang presence ko sa bahay, problema mo na yon. Malamig nitong sabi. Pilit na ikinubli ni Julian ang pangangatal ng mga labi. At gagawa ka ng paraan para magkasama kami ng mas madalas. Hindi ko nahahayaang paglayuin mo pa kaming lalo ng anak ko. Hindi ko naman... Let's not argue, okay? Pagkasabi niyo na tumayo na ito, tinalikuran siya. He had been doing that since the day they were married. Lagi siyang tinatalikuran ito. Pero nitong huli niya lang naramdaman ang sakit niyon. Ganoon na lang ba palagi magmula ngayon? Dati nang malamig ang pakikitungo sa kanya ni Jed. Pero kailanman ay hindi siya nito tiningnan na para bang nasusuklam ito sa kanya gaya ngayon. Naging madalas ang paglabas ng mag-ama tuwing weekends. Na kay Julian ang pagpapasya kung sasama siya o hindi. Pero kadalasan ay naiipit siya sa kakulitan ng anak. Mommy, sumama ka na! Sasabihin ni Harvey. Napakahirap nitong tanggihan lalo na't wala siyang mabigat na maidahilan. Kailangan niya ring magpanggap na gusto niyang ginagawang pagsama-sama sa mga ito para sa kapakanan ng bata. Siyempre pa, hindi yun lingid kay Jed. At parang ikinasisiyan ng asawa na napipilitan siya. Pupunta tayo sa beach ngayon. Sasabihin nito,
hindi man lang tumitingin sa kanya. At kailangan niyang ngumiti sa mag-ama upang ipakita sa anak na excited din siya habang naglululundag ito sa tuwa at pumapalakpak. May resort na pag-aari ang kanyang amang si George sa Lemery, Batangas. At doon sila nagpupunta. May beach at may swimming pools na pambata at pangmatanda. Nagbabaon sila ng pagkain. Rice and pork adobo, spaghetti, salad, sandwiches, juices at iba't ibang prutas. May pagkakataon din na sa Laguna sila nagtutungo. Sa isang resort naman na pagmamayari ng kaibigan ni Jed. Kung minsan ay nakakagigil ang mga tanong ni Harvey. Mommy, bakit hindi ka pa sumama sa amin ni Daddy na magpalit ng damit? Bakit sa CR ka pa nagpapalit? Oo nga, Mommy. Sigunda ni Jed, kapag kaharap ang anak ay Mommy at Daddy ang tawagan nila sa isa't isa. Bakit hindi ka sumasabay sa amin? Mula noon ay tinitiis na niyang kasama ang asawa sa kwarto habang hinuhubad ang kanyang damit at nagpapalit ng damit panligo. Kaya sinisiguro niyang bago umalis ng bahay ay nakapang-ilalim na ang swimsuit niya. He was amusing himself at her expense. May araw rin ito. Kapag nasa beach sila ay tuwang-tuwang naglalaro si Harvey sa buhanginan habang tinetesting nito ang tubig. Naroong tumakbo ito papunta at palayo sa alon. Gumagawa rin ito ng mga sandcastles. Si Jed naman ay mahihiga sa buhanginan. Suot ang dark swimming trunks nito. Nararamdaman lamang ni Julian ang pagtitig nito sa kanya kapag tumayo ang balahibo niya sa bato. She refused to look at him. Papasadahan nito ng tingin ang buo niyang katawan, subalit hindi man lamang nito bibigyan ng atensyon ng kanyang muka. Nanggigigil siya sa pagkainis. Para kasing nananadya ito. Higit sa lahat nabubwisit siya kapag nakikita niyang pinapanood ni Jed ang mga babaeng nagdaraan sa harapan nito. At ilan lang sa mga yun ang totoong nagpapapansin. Para bang normal na bahagi na ngayon ng buhay niyang selos. Ayaw na niyang masaksihan pa ang mga ganoong bagay. You are acquiring a tan, he commented. Hapon na noon, papalubog na ang araw. Sinipat nitong hita niya. Nakaupo ang asawa sa kanyang tabi at naten siya sa sinabi nito. Tinitigan siya nito. Nanuyong lalamunan niya. Pinagpag niyang buhangin sa kanyang mga binti. Ganun ba? Hindi ko napapansin. Napakaputi kasi ng kutis mo. Gumalawang kamay nito. Nagulat siya ng damhin nitong isang hita niya. Parang napaso na biglang napaigtad siya. Nakalimutan mo na yata kung gano'ng kakakinis. Tumayo ito. At pagkatapos ay tinawag si Harvey na nagtatampisaw noon sa dalampasigan. Uuwi na tayo! Sigaw ni Jed. Nagre-reklamong tumakbo ang bata papunta sa ama nito. Tulog na si Harvey nang makarating sila sa bahay. Kailangang kargahin ito ni Jed papasok. Sumama si Julian ang dalhin ng asawang kanilang anak sa kwarto nito. Nakita niya kung paano buong pagmamahal at pagmamalaking ngitian ni Jed ang anyo ng natutulog na paslit. At noon niya napagtanto na pati iyon ay pinagseselosan niya. Nagseselo siya dahil hindi ngumingiti ng ganoon sa kanya si Jed. Parang saglit na tumigil ang pintig ng puso niya sa realisasyong yun. Gusto niyang lumapit sa lalaki at ibigay rito ang anumang kailangan nito upang ngumiti lamang ito sa kanya ng ganoon katamis. Pero wala siyang nagawa kundi sundan ito sa paglabas sa kwarto ng anak. At magkahiwalay na kwartong tinungo nila. Ibang tumatao sa butik nila sa Batangas. Sila ni Kelly ang naka-assign sa opisina habang naroon ay hindi mawala ang isip niya kay Jed. Parang naroon laging disgusto sa mukha nito kapag nakatingin sa kanya. Nawala na ang lalaking tumitingin sa kanya ng may pagsuyo, pagkaakit at pagkatuwa. Isang estranghero si Jed ngayon. Parang hindi sila magkakilala. Napaaga yata ang uwi mo galing Paris. Tanong ng kaibigan. Namimiss ko na si Harvey, sagot ni Julian. Hindi naman malayo sa katotohanan yon. Naibigay na rin niya sa inang mga items na pabili ng mga amiga nito. Minsan dumalaw silang mag-anak sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi ba wedding anniversary niyo ngayon ng asawa mo? Alam niya dahil nasa calendar ng cellphone niya yon. Halatang natuwa si Kelly dahil naalala niya. Gusto mong umuwi ng maaga? Pwede ba? Hiling nito. Oo naman. Sorry ha, hindi na ako mag-iimbita, wala rin naman kaming party. We decided to keep it to ourselves. Saad nito. It's better that way sometimes. She replied with a smile. Naalala niyang muli si Jed at napawing bigla ang ngiti sa kanyang mga labi. They never celebrated their anniversaries. Pero laging may regalo ang asawa sa kanya kahit hindi niya tinutugon iyon. Mas nakabuti nga kaya kung hinintay niya ito sa bahay nila sa Paranaque. At tinanggap na lang kung anong kaya nitong ibigay. May lalala pa ba sa sitwasyon nila ngayon? Alam niya ang sagot.
Mangyayari yun kung papayag siya sa gusto ng asawa. In no time at all, she would be eating her heart out of him. Dapat siyang mag-ingat. Sa wakas ay iniangat nito ang ulo. Nalalaki ang mga mata na tiningnan niya ito. Napakabilis ng pintig ng puso niya. That's how good it could be for us. Perhaps even better. He huskily said. My sweet eyes, princess. Hanggang kailan mo ako tatakasan? Sukat doon ay itinulak niya ito at patakbong ni Lisa ng silid na yon. Nang mapag-isa siya sa kanyang silid, parang nais pagsisihan ni Julia ng ginawang pagtakas mula sa mga bisig ng asawa. He could be seducing her, but she liked it. At naiinis siya sa sarili dahil doon. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi siya sinundan nito. Madadaanan ang silid niya patungo sa kwarto nito. Pero naramdaman niyang hindi man lang huminto si Jed sa tapat ng kwarto niya. Ibig sabihin baliwala rito kung pumayag man siya o hindi sa gusto nitong mangyari kanina. Hindi niya maialis ang panghihinayang at iritasyon. Iritasyon dahil kung ibinigay niya rito ang sarili, wala na siyang ipinagkaiba sa mga babae nito na pagkatapos makasiping ay makakalimutan din. Naramdaman niyang nagiinit ang kanyang mukha kaya itinakip niya roon ang kanyang mga palad. Alam niya ang dahilan kung bakit natatakot siyang mapagsolo sila. Alam niya yon noon pa, noong unang gabi na magkakilala sila. She was attracted to him. Kung meron sigurong lalaki na iibigin niya, marahil ay si Jed na yon. Hindi lamang sa physical nitong anyo. While he was dating her, nakilala niya ito. He was compassionate, may amor sa mga tao. Hindi mapanghusga, marunong itong tumupad sa pangako. She had proven that when Jed said he would never touch her again. Nang maipanganak si Harvey, naging mabuti itong ama. Higit sa lahat, pinakasalan siya nito. He did not ask her to be his mistress. Kasal ang ini-offer nito sa kanya, hindi affair. Pero nasira ang lahat ng ilusyon niya tungkol sa masayang buhay kasama si Jed. Nang marinig ang usapan ng kanyang mama at papa ng gabing yun. Totoong ipinagdamdam niya ang mga narinig mula sa ina, pero pinilit niyang kalimutan na lamang ang lahat ng yun. After all, kasal na siya kay Jed, at hindi siya magagawang saktan ng huli, dahil hindi niya hahayaan ang sarili na umibig dito. She had never been in love throughout her whole life, at matanda na siya para ma-inlove pa. As for now, si Harvey ang tanging pag-ibig sa buhay niya. Hanggat hindi niya hinahayaan ang sarili na mahulog kay Jed, malayo ang posibilidad na masaktan siya. Matagal na niyang natanggap na kayang-kaya nitong gawin yon kahit wala itong ginagawa. At hindi niya kayang tanggapin na in love na pala siya kay Jed. Hindi yun pag-ibig. Physical chemistry lang yon. Yun lang yon. And unlike love, it fades with time. Nang halikan siya nito kanina, parang ayaw niyang tumigil pa ito. Ngayon palang hinagahangad na siya ng higit sa kaya nitong ibigay at nag-uumpisa na siyang masaktan na tila baliwala rito ang nangyari kanina. Gaano pa kapag nagtagal ang ganoong klaseng sitwasyon sa pagitan nila? Kinabukasan magkasama sina Julian at Jed na sumundo kay Kyle pagdating ng hapon. Inasikaso muna nila ang mga dapat gawin ng umagang yon bago binalikan ni Jed ang asawa sa boutique. Kahit naglipa na ang mga tao sa arrival area ng Centennial Airport, ay kaagad nilang nakita ang lalaki. Kasama ba niyong mag-asawa si Harvey? Tanong nito. Hindi. Nag-abot lang din kami ni Jed dito sa airport. Tugon ni Julian at ipinaliwanag sa bisita ang ibig sabihin. Plano ko ngang tumuloy ng Batangas at bisitahin siya roon. Parang siya lang ang nakikita ng bagong dating. Hindi pa nito nababati si Jed. Malaki na ba siya? Naku, oo. Natatawang tugon niya. Gusto niyang maging kasing laki ng daddy niya. Aniya. Noon lang tila nakita ni Kyle si Jed. Uy pare, kumusta? Salamat sa pagsundo mo. Hindi ka na sana nag-abala. Pwede naman ako mag-taxi. Nagkibit-balikat lamang ito at naglakad na patungo sa kotse. Pakiramdam ni Julian ay may kinagagalit ang asawa. Sinundan niya ang mga hakbang nito. Habang naglalakad ay nagkakwentuhan sila ni Kyle. Nang matapat sa kotse nila ay halos marahas siyang ipinasok ni Jed sa passenger seat. Si Kyle lang naupo sa back seat. May pasalubong ako kay Harvey. Saad nito? Ano yon? O sekreto ba? Tanong niya. Mini laptop. I hope magustuhan niya. He'll love it, I'm sure. Sabi niya. Mana siya kay Jed. Pagkasabi niyo ay namula siya. Her husband was watching her. Mahilig sa electronic gadgets si Harvey. Mas magaling pa ata siyang gumamit ng cellphone kaysa sa akin. Hindi umiimik ang asawa. Thank you for being so thoughtful.
sabi niya kay Kyle. Pagkarating na pagkarating sa bahay ay nagtuloy na si Kyle sa guest room. Tinungo naman ni Julian ang sariling kwarto. Magbibihis na sana siya nang biglang pumasok doon si Jed. Lubayan mo si Kyle. Maigting nitong sabi. Kumunot ang noo niya. Anong sinasabi mo? Narinig mo. Hindi kita maintindihan. Anong pinagsasabi mo? Stop flirting with him. Namula siya sa tinuran nito. I'm not flirting with anybody. List up all your friend. Nagigigil na tugon niya. Pwes, bawasan mong pagngiti mo pag nasa paligid siya. You're being ridiculous. Galit ng turan niya. Ngiti lang yon. Alam mo ba kung gano'ng kadalang ka ngumiti? At pag ngumingiti ka higit pa sa dobleng iginaganda mo. Kilala kita, kaya alam kong hindi si kailang lalaki para sa'yo. Sasaktan mo lang siya. Naging magalang lamang ako sa bisita mo. Paano ko siya magagawang saktan? Para sa kanya, isa kang anghel na hindi pwedeng gumawa ng mali. The fact na may anak ay nakakadaglag lamang sa pang-akit mo. Matagal nang gusto ni Kyle na magkaanak. Isipin mo sana yan bago ko makipaglaro sa kanya. I'm not playing with him. Will you get that through your head? Asik niya. Just do as I say or what? Or else tuturuan kitang matakot sa akin. Banta nito. Ibinagsak nitong pinto ng kwarto niya paglabas nito. Kung ano man ang ikinagagalit ni Jed, hindi niya yun naiintindihan. She was not flirting with Kyle. Nasa katinuan pa siya. Bakit niya gagawin yun? Siguro ay naipagkamali lamang iyon ng asawa dahil at least siya sa pakikipag-usap sa kaibigan nito. Maalalahanin si Jed sa sarili nitong paraan. Binilhan nito ng piano ang bahay nila sa Batangas at sa Parañaque. Gayun din ang ginawa nito sa apartments nila sa London at Paris. Kaya naman kahit saan siya tumutuloy ay nagagawa niyang tumugtog. Sinabi rin nito na maaari niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng musika at susuportahan nito iyon. Pero siya nang tumanggi. She wanted to be a full-time hands-on mother to Harvey. Akala niya nung una'y hindi niya matatanggap ang bata. Habang dinadala niya si Harvey sa sinapupunan ay naniniwala siyang galit siya kay Jed. Dahil ipinilit nitong sarili sa kanya upang magkaanak sila. Pero nang una niyang mahawakan ang anak noong bagong silang pa ito, ay tila napawi lahat yon. Nagulat na lamang siya sa sarili nang maramdamang gusto niyang kilalanin siya ng munting anghel bilang ina nito sa darating na panahon. Ganoon palang pakiramdam ng magkaroon ng anak at magmahal dito. Iba yun sa klase ng pagmamahal na iniuukol sa kaibigan, kahit pa sa pinakamalapit na kaibigan. At ngayon ay natutuwa siya dahil gaya niya ay may hilig din sa musika si Harvey. Pagkatapos maghapunan ay nagkwentuhan sila sa music room. Kasama nilang mag-asawa si Kyle. Tahimik na naninigarilyo si Jed sa isang tabi. Hindi ba nakakasawa sa site sa Africa, Kyle? Tanong ni Julian. Madalas, pero mas malaki ang kita kung doon ako magtatrabaho. Kaya ayos lang sa akin. Alam mo ba, tinuturuan kong magpiano si Harvey. Kwento niya. Talaga? Kung ganun ay pwede kaming magduet. Nasabi ni Kyle na marunong din itong tumugtog ng piano. Baka magkasing galing lang kami ng anak mo. Nagtawanan sila. Pumunta ka sa Batangas para malaman mo. Wala sa loob na imbita niya. Nang mapansing nananatiling tahimik si Jed ay nagpaalam na si Kyle upang matulog na. Pasensya na, napagod ako sa biyahe. Pagdadahilan nito. Nung tumalikod ito ay matalimang tingin na ipinukol sa kanya ng asawa. Pinatay nitong nakasinding sigarilyo sa ashtray. Sinabihan na kita. Anito. Wala akong ginagawang masama. Kumilos ito upang lapitan siya at napaatras si Julia na noon ay nakatayo na. Nagiging magugulatin kayata. Hindi siya sumagot. Iniiwas lamang ang tingin dito. Lumapit sa kanyang asawa at pinigil niyang sarili na tumakbo palayo rito. Natatakot ka na ba sa akin? Bulong nito. Hindi. Sagot niya. Tinitigan ito. Sinungaling. Anito. Nakangiti. Hinawakan itong braso niya. Gusto mo akong saktan? Malapit na. Napaatras lalo si Julian. Naipagkamali niya ang balak nitong gawin. Jed undid the silver clip on her hair. Pumagsak iyon sa carpeted na sahig. Kasunod na bumagsak ang madulas niyang buhok sa kanyang likuran. Mas gusto ko kapag ganito ang ayos mo. Komento ng asawa. Napalunok siya. Nakita niya kung paano siya tinitigan nito. There was barely concealed desire in his eyes. Nawala yun nang umiti ito. Ganoon ka pa rin. Saad nito? Anong ibig mo sabihin? Hindi mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko sa'yo.
Nakaramdam siya ng inis. If you're saying these things to seduce me, forget it. Wala akong balak magpatangay sa'yo. Alam ko. Tugon nito. Pero mag-asawa tayo. May tungkulin ka sa akin. We had an agreement, Jed. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Huwag mo akong itulad sa mga babae mo. I don't have their sophistication. Whoever said that I'm playing games with you? Hinila siya nito sa bewang at ipinaglapat ang kanilang mga katawan. At hindi kita ikinukumpara kahit kanino. You are beyond compare, my dear. Nagulat si Julian nang walang pagtutol siyang maramdaman mula sa sarili sa pagkakadikit nila. Jed noticed it too. Naramdaman niya ang pagbilis ng kanyang pulso. Halos ganito rin ang reaksyon mo nang halikan kita nung isang gabi. Saad nito. Umiling siya. Hindi magawang tumanggi sa salita. Natatakot ka ba sa sarili mo? It's time you know na may mga pangangailangan ka rin, sweetheart. Stop this game, Jed. Hindi na ako natutuwa. Let go of me. Walang lakas na utos niya. Not yet. He said. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang likod. Ibinababa ang zip ng kanyang bestida. No, please. Tanggi niya. Humaplos ang kamay nito sa likod niya. Sa buhok niya. Lumapat ang halik nito sa labi niya. Habang dahan-dahang inaalis ang kanyang bestida. Muli siyang tumutol. Tama na, Jed. Anas niya. Sa halip ay hinagkan nito ang kanyang mga mata. Kusang sumarang mga yun na lumapat doon ang mga labi nito. Sa wakas ay tumigil ito sa paghalik sa kanya. I want you, Julian. Anito. Maghihintay ako kung kailan ka handa. Huwag mo sana akong paghintayin ng matagal. He deftly and casually zipped her dress. Inaya pa siya nito na maupo at mag-usap. Bahagyang nanginig ang katawan na naupo siya sa malayo rito. Gusto kong makasama ng mas madalas ang anak ko. Maya-maya ay sabi nito. Hindi naman kita pinipigilan na makipagkita sa kanya. Depensa niya sa sarili. I know that. Pero hindi mo ba naiisip na pamilya ang kailangan ng anak natin? Isang buong pamilya. Hindi ama o ina lang sa isang pagkakataon. Naiintindihan ko. Mabuti. Kung gayon gagawin mo ng paraan na naroon ka kapag binibisita ko siya sa Batangas. Huwag mo siyang iwan sa yaya kapag alam mong darating ako at mananatili ng ilang araw. May punto si Jed. Yun kasi ang karaniwang ginagawa niya. Kapag darating ito, iniiwan niya si Harvey sa governess at nagko-concentrate siya sa trabaho. Dahil nasa Batangas ito, pinipilit niyang tumuloy sa Paranaque sa gayong mga pagkakataon. Nag-usap ba kayo ni Harvey tungkol dito? May kaunting akusasyon sa tinig niya. Nalulungkot siya na wala man lang nababanggit na gayon sa kanyang 5 taong gulang na anak. Gaya ng nasabi ko sa'yo noong nakaraang gabi, nagtanong lang siya sa akin kung bakit madalas akong wala at bihira niya akong makita. I didn't know that. Parang gusto niyang magselos kay Jed. Madalang itong umuwi at makasama ni Harvey, pero malapit pa rin dito ang anak niya. Not that her so didn't love her. Marami kang hindi alam. Tanging sagot nito at tumayo na. I'll say goodnight. Maagang nagising si Julian kinabukasan. Hindi siya kaagad na bumangon. Natagpuan niya ang sarili na si Jed ang iniisip at bahagyang nakaramdam ng pag-iinit ang pisngi. She was not sure if he invaded her dream last night. Pero binubulabog ng asawang umaga niya. Pinilit niyang bumangon at tinungo ang banyo. She washed the bathtub clean. Pagkatapos ay pinuno niya iyon ng tubig at nagbabad roon. Nakapikit siya at nakahiga sa tub nang marinig ang pagkakahawi ng shower curtain. Si Jed ang sunod na nakita niya. Pinapanood nito ang buong katawan niya sa tubig. Niyapos niya ang mga tuhod upang ikubli rito ang dibdib. She drew the bubbles towards herself. Kakaunti lamang ang bula kaya hindi siya gaanong nagtagumpay na ikubli ang sarili. May katagalan bago niya nakuhang magsalita. Ano sa palagay mong ginagawa mo? Asik niya. Gusto ko lang sabihin na aalis kami ni Kyle. Dinner time na ang balik namin. Just don't come into my bath again. She icily said. As you wish. He replied. Lumabas na ito. Narinig niyang isinara nito ang pinto ng kanyang silid. Gaya ng sinabi nito ay umuwi ang magkaibigan bago ang hapunan. Sa halip na magpahanda sa katiwala ay nagpasabi pala si Jed na lalabas sila ng gabing yun. Mabuti na rin dahil nawala sa loob ni Julian ang pag-aasikaso ng hapunan. Dumating si Joby pagkaalis kanina ng 2 lalaki. Naubos ang kanilang oras sa pag-uusap tungkol sa buhay, negosyo at pagbe-bake ng bago nitong cake recipe. Madilim na halos nang umalis si Joby. Siya namang pagdating ni Jed at Kyle.
Inutusan siya ng asawa na magbihe sapagkat sa labas umano sila kakain. Hindi na siya nakipagtalo pa. Matapos na makapaghapunan sa isang mamahaling restaurant ay naglakad sila patungo sa isang coffee shop. Naunang maglakad si Jed at magkapanabay sila ni Kyle. Hindi ba't taga-Davao ang mga magulang mo? Tanong ni Julian. Oo, maswerte nang makauwi ako doon ng isang beses sa isang taon. Simula nang magtrabaho ako abroad. Sagot ni Kyle. Tapos ang unang tanong pagdating mo doon ay kung kailan kasunod na aalis, tama ba? Bakit mo alam? Tanong nito pagkatapos nilang maghalakhakan. Hindi ba't ganun naman kasi talaga? Kapag matagal kang hindi nagpapakita sa isang lugar, tanong ng tanong ang mga tao roon kung kailan ka bibisita. Kapag dumating ka naman, hindi ka pa nakakaupo, itatanong na kaagad kung kailan ang alis mo. She should sense that Jed did not like her having an open conversation with Kyle. Tahimik itong nangunguna sa kanila. Walang ano-ano ay inalis ni Kyle ang jacket nito at iniabot iyon kay Julian. Malamig ang gabi, isuot mo muna to. Anito. Noon lumingon si Jed. Tinitigan nito ang asawa. Nilalamig ka ba? Tanong nito. Umiling siya. Hindi, pero salamat sa offer, Kyle. Umuwi na tayo. Anito. Lumiko ito kung saan nakapark ang kanilang sasakyan. Nagbagong isip nito tungkol sa pagkakape. Pagdating sa bahay ay dumiretso si Kyle sa kwarto nito. Gayon din si Julian. Pero maagap na nakasunod sa kanya si Jed. Walang salita na nag-umpisa itong mag-alis ng suot. Don't say you're sorry. Mabilis na sabi nito nang tangkain niyang magsalita. Sinabi ko na sa'yo una pa lang nalubayan mo si Kyle. Masaya ka na ba? He's almost half crazy over you. Asik nito. Jed, I'm sorry. Hindi ko alam na mangyayari ito. Hindi mo alam? Sarkastiko nitong balik. I swear, ano ba naman ang alam niya tungkol sa akin para pagtuunan ako ng atensyon? Yun na nga, wala siyang alam tungkol sa'yo. Hindi niya alam kung gaano kakalamig sa likod ng ngiti mo. Tinapos ni Jed ang pag-aalis ng botones sa polo nito at hinubad ng saplot. Inalis nito ang sinturon at ipinatong sa ibabaw ng tukador bago ito lumapit sa kanya. Napaatras siya sa kinauupuan na kama. Kilala ko si Kyle. Nakita kong pagpipigil niya na hawakan ka kanina. He never stooped that low in his entire life. Alam kong kailanman hindi niya inisip na pumatol sa may asawa. What are you so angry about? Naroon ka! That's the thing. Naroon ako. Paano na lang kung hindi ako kasama? Paano mo siya tatakasan? Gaya ba ng pagtataboy mo sa akin, ha? Julian? Paano ko na siguro na hindi kanya hahawakan kung wala ako? Hindi siya nakasagot. Kung ginawa yun ni Kyle, tama ang sinabi ni Jed. Totoong itataboy niya ito. But she was only being friendly to the man. Naaawa siya rito dahil niloko ito ng asawa. At madaragdagan ng awa na iyon dahil hindi niya kayang tugunan ang namumuong damdamin nito para sa kanya. Yun ay kung totoon sa pantahan ni Jed na nahuhulog ang loob ng kaibigan nito sa kanya. Nang muling mapadako ang tingin niya sa asawa, ay nakita niyang kakaunti na lamang ang saplot nito sa katawan. Anong ginagawa mo? I'm going to sleep with you tonight, Julian. Nahuli na siya nito bago pa siya nakalayo. Sa loob ng ilang sandali ay naalis na rin nito ang damit niya. Naramdaman niyang naglandas ang mga suot sa kanyang paanan. Sinikap ni Julian na tingnan ito ng mata sa mata. Pero pag-aalis ng brusher niya ang tanging iginanti nito. Wag, pakiusap niya. Naramdaman niya ang halik nito sa kanyang leeg. At ang pabilis na tibok ng kanyang puso. Wala siyang magawa kundi ang panoorin ito habang inaalis ang huling saplot niya sa katawan. Ngayon ay nakatambad ang kanyang kahubdan sa paningin nito. You're sleeping with me. Sa ayaw mo o sa gusto. Saad nito. Please, Jed, kung gusto mo, hindi ko nakakausapin si Kyle. Huwag mo lang gawin to. Pangako niya. Pababalikin ko na siya sa Africa. Sagot nito. Jed, tumigil ito upang tingnan siya. Hindi siya makakilos o makapagsalita man lang. My eyes, princess. That's who you call always be. Saad nito. Gusto kong gawin ang lahat ngayong gabi para tunawin ang yelong bumabalot sa'yo. Gagawin ko ang lahat. He covered her body with his. Naramdaman ni Julian ang panginginig na buong katawan. Tila naramdaman din yun ng asawa. Ganyan ba katindi ang pag-ayaw mo sa akin? Tanong nito. Nagtitigan sila. Nang umakmang aalis ito sa ibabaw niya, ikinawit niya ang mga braso sa leeg nito. And he understood. Saglit itong tumingin sa mga mata niya bago hinalikan ang kanyang mga labi. Sa wakas ay inamin ni Julian sa sarili na kailangan niya si Jed.
Gusto niya ito o maaaring iniibig na. Pero ayaw muna niyang isipin yun. Sapat nang magkasama sila sa mga sandaling ito. Naroon pa rin ang alaala ng kanilang pag-iisang katawan ng nagdaang gabi. Pagising ni Julian kinabukasan. Pero wala na si Jed sa tabi niya. Julian! Habol ni Kyle. Nakasunod pala ito sa kanya. Buong akala niya ay absorbed ito sa kausap na bisita kanina habang magkasama sila. Nakalimutan na niya ito. Hinawakan nito ang kamay niya. Ang putla mo. What's the problem? Anito nang magawa niyang tumigil. Nasa labas na sila ng gate. Tiningnan niya ito ng mabuti. Kyle, ani niya sa mahinang tinig. Pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Anong problema? Bakit? Usisa nito. Please? Tanging saad niya. Habang nagmamaneho ay tinanong siyang muli nito. May sakit ka ba? May hinahalikan siyang iba. Hindi na niya kayang magtimpi pa. Kailangang may mapagsabihan siya ng hinanakit. Pakiramdam niya ay sasabog siya sa sama ng loob. Si Jed? Sino pa? Julian felt like being hysterical, but she knew it would not help. Okay lang sana kung wala ko dun. Alam ko naman na ginagawa niya yun pag hindi ako nakatingin. Pero ang ipakita pa yun sa akin, sobra na yun. Sinadya niya yun. Alam niyang nakikita ko siya. Gusto niyang makita kung ginawa niya. I'm sure wala lang yun. Saad ni Kyle. Oo, alam ko naman. Ano mang bagay ay walang kahulugan para kay Jed. Wala lang yun. Pati naman ako baliwala sa kanya. Kagaya rin lang ng babaeng yun. Pero nanggagalaiti pa rin siya kay Rachel at kay Jed. Nagkakamali ka, Julian. Mahalaga ka kay Jed. Mahal ka niya. Mahal? Mahalaga? Tumawa siya. You don't know half the story. Ang akala ko'y perpektong pagsasama niyo. Alam ng lahat kung gaano ka kamahal ng kaibigan ko. Ang laki ng ipinagbago niya simula ng pinakasalan ka niya. Napatungo siya. I'm sorry. Hindi na kita dapat idinadamay pa sa problema naming mag-asawa. Please, forget this, Kyle. Iuwi mo na ako. Aniya. Nag-away ba kayo nitong nakaraan? Tanong nito. Tiningnan niya ito bago sumagot. Walang kinalaman sa'yo kung nag-away man kami. And we don't really fight. We argue just over small things. Madaling ayusin. Baka lang ika ko nami-misinterpret niya ang pagtrato ko sa'yo. Sa daan ito nakatingin. Baka nagsiselos siya. Hindi. Please don't lie, Julian. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kita. Alam kong napansin ni Jed yun. Oo, napansin nga niya. Pero hanggang kaibigan lang ang kaya kong i-offer sa'yo, Kyle. At wala tayong ginagawang masama, kaya wala siyang karapatang magalit. Pahayag niya. I see. Uuwi muna ulit ako sa Davao. Within this week ang flight ko. That's good. Alam mo bang sa Batangas na magtatrabaho si Jed? Nabalitaan ko nga. Ikaw ang dahilan ng desisyon niyang yun, Julian. Sigurado ko. Hindi na lamang siya sumagot. Ako o ang babaeng yun. 4 years. Nakuha niyang ikubli ang lahat ng emosyon. Ngayon lang niya na ilalabas ang lahat ng selos at sakit. Parang hindi niya na kayang sarilinin na lamang ang nararamdaman. Okay sana nung malayo siya at hindi ko alam ang ginagawa niya. Nagkukunwari ako na baliwala sa akin ang lahat ng pambabaliwala niya. Pero hindi ko na kayang gawin yun ngayon. Pag-amin niya. Will the pain ever fade away? It will. Trust me on that. I think it's your pride that is hurt. Kailangang kausapin mo si Jed. Bigyan mo siya ng chance na magpaliwanag. Salamat. I owe your husband a lot. Tinulungan niya akong makabangon when I went through hell after my ex-wife's betrayal. Naiintindihan ko kung gusto niyang saktan ako dahil nahuhulog ang loob ko sa'yo. Gusto ko rin saktan ang sarili ko. Don't be too hard on yourself. Alam ko, nagagalit man si Jed, naiintindihan ka rin niya. Pinilit niyang umiti rito. You're not in love with me. Iniisip mo lang yun. You'll find yourself a better woman someday, I'm sure. Sumulyap ito sa kanya. I hope so. Inihinto nito ang kotse sa tapat ng bahay nila ni Jed sa Paranaque. Inalis ni Julian ang kanyang seatbelt. Naramdaman niyang hinawakan ni Kyle ang kanyang mukha. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. At matatagalan bago kita makalimutan, Julian.
Gusto niyang mapaiyak. Wala siyang makuhang sabihin. Inilapit nitong sarili sa kanya at tinalikan siya sa labi. Nagulat na lamang ang babae nang biglang bumukas ang pinto ng sasakyan sa kanyang tabi at may humigit sa kanya palabas. Si Jed iyon. Namutla siya. Hindi ito nakatingin sa kanya kundi kay Cal. Nakalabas na noon ng kotse ang huli. Sinuntok ito ng kanyang asawa at tumama ang kamaon nito sa pangalan ng lalaki. Natumba si Cal at hinigit ni Jed ang kwelyo nito. Stop it! Stop it! Sigaw ni Julian. Nilapitan niya ang dalawang lalaki at hinawakan sa brasong kabiyak. Ano sa palagay mong ginagawa mo? Tingin mo hahayaan ko lang nakunin kanya sa akin? Sagot nito. Well, you have another thing coming. Binitawan nito si Cal. Stay away from my wife. O higit pa dyan ang aabutin mo. I believe you. Sumakay na ito ng kotse. Nang makaalis ang sasakyan ni Kyle ay tumuloy na sa kabahayan si Julian. Hindi pa tayo tapos! Habol ni Jed. Sinundan siya nito hanggang sa kanyang silid. Puno ng selo sa mga matang ibinaling ni Julian kay Jed. Pero hindi niya alam kung nababasa nito iyon. Wala na siyang pakialam. Naroon na rin ang galit sa katahimikang namamagitan sa kanila. Pagod ako. Sabihin mo nang gusto mong sabihin. Asik niya. Huwag mong gamitin sa akin ang tonong yan. Balik nito. Bumuntong hininga ito. Anong namamagitan sa inyo ni Kyle? She looked at him in disbelief. Are you out of your mind? Kaibigan mo siya. Pinagbibintangan mo ba akong nakikipagrelasyon sa kanya? Alam mo ba kung anong oras na? Nauna kayong umalis sa akin sa party. Pero nauna pa akong makarating dito. Galit na sabi nito. Hindi niya alam ang daan. Sagot niya. Hindi niya alam kung sinadya ni Cal na magpasikot-sikot para mapaglubag ang loob niya. Sinadya niyang magtagal kayo. Don't deny it. Hinahalikan ka niya kanina. What else have you given him? Nakuha ka na ba niya? Sabihin mo nga. Sigaw nito. Halos tumulan ang puso niya mula sa kanyang dibdib dahil sa gulat sa lakas ng boses nito. Hindi siya makapagsalita. Sabihin mo! Tila hirap na usal nito. Ang tanging nagawa niya ay ang umiling. Sa isang iglap ay nakakulong na siya sa mga bisig nito at marubdob siya nitong hinahalikan sa labi. Pakiramdam niya ay madudurog ang mga buto niya sa higpit ng yakap nito. Dama rin niyang pagdagundong ng puso nito sa kanyang dibdib. Hindi niya namalayan na naikawit na niya mga braso sa leeg nito. Naibuka ang kanyang mga labi. Lalo siyang hinapit ni Jed at nilaliman nito ang paghalik sa kanya. Walang pagtutol na tinugon ni Julian ang halik nito. Napuno ng pag-asa ang puso at isip niya. Naimulat niya mga mata ng maramdaman na tumigil ito sa paghalik sa kanya. Bakit ka umalis? Nagihirap ang loob na tanong nito. Pinagdikit ang kanilang mga noo. Ano sa palagay mong mararamdaman ko nang malaman kung iniwan mo ko sa party? Anong gusto mong gawin ko? Ang magbulag-bulagan sa ginagawa mo at dati mong nobya? Bakas na bakas ang selo sa tinig niya. Pakiramdam niya ay nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Sinadya mong halikan siya sa party para makita ko kayo. Oo, inaamin ko yon. Say you give me a damn. Kailangan pa bang linawin ko sa yung nararamdaman ko? May pakialam ka ba? Hinalikan ko si Rachel upang makita kong reaksyon mo. Hoping it made you jealous. Pero pagtingin ko sa garden ay wala ka na. Di ko malang nalaman kung may epekto ba yun sa'yo o wala. I hated you that moment, she said. I hate her. I hate you kissing her. Kailangan na niyang aminin yon. Hindi ko gustong makita ka na may ibang kasuyo. Parang hindi nito narinig iyon. Bakit ka umalis kasama ni Kai? Ano na lang ang iniisip ng mga nakakita sa inyo sa party? Nagkukunwari ako na baliwala sa akin ang lahat ganoong sasabog ang dibdib ko sa sama ng loob. Buti nga sa'yo. Galit na saad niya. Matagal ko nang nararamdaman yun. Parang itinulos si Jed sa pagkakatayo. Pakiulit. Gusto niya itong saktan. As in hurt him physically. Alam niyang luluwag ang kanyang dibdib kung aaminin niya rito ang buong nararamdaman niya. Pero parang hindi pa niya kaya. Can't you tell me, Julian? Iniiwas niya ang mga mata rito. Gusto mo ba na akong maunang umamin? Kailangan pa bang sabihin ko sa'yo? Hindi mo pa ba nahahalata? I'm sure you already know. Nakikita mo naman, hindi ba? Kanina nang hinalikan ka ni Kyle, gusto ko siyang saktan ng malupit. It hurts me to think of any other man near you. Nanatili siyang walang kibo, pero iniangat niya ang mga mata rito. Mahal kita. He whispered against her lips. No, tanggi niya. Oo, mahal kita. Hindi yun magawang paniwalaan ni Julian. Tinitigan lamang niya ang asawa. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa.
pagpatuloy nito. Nung una parang naiirita lang ako dahil ayaw mo sa akin at gusto kita. Pinakasalan kita for a number of reasons. Pero ngayon ko lang aaminin na isa sa mga rason ay ang siguruhin na hindi ka magpapakasal sa ibang lalaki. Even then, I wanted so badly. Pag-amin nito, but it didn't stop you from having mistresses during the first year of our marriage. Aniya, nagsiselos pa rin. Ayaw na sana niyang balikan ng mga panahong yun. Pero ayaw rin niyang mamagitan pa yun sa kanila pagdating ng panahon. How could I have a mistress kung mas gusto ko pang makausap ka sa telepono kaysa makatabi mga babaeng yun sa kama? Tinaasan niya ito ng kilay. Hoy, Mr. Jed Salvacion. Akala mo hindi kita nahuli noon na may kasamang babae at dinala mo pa sa bahay na to? Maaga siyang umuwi noong araw na yon. Pero nasa kotse pa lamang siya di kalayuan sa bahay nung masaksihan niya ang paglabas ng dalawa mula sa sasakyan ni Jed. At pumasok ang mga ito sa bakuran. Hindi na siya tumuloy sa bahay at sa halip ay nagpalipas ng oras sa mall. Oh, Dad? Nakita mo pala kami. Baka yung executive assistant kong nakita mo. I swear, walang nangyari sa amin. Isinama ko lang siya dito noon para kunin ang blueprint ng isang project ko. Nakalimutan ko kasing dalhin yun that day. Nagpunta kami sa site afterwards. Oh yeah? What about the second time? Sa restaurant kung saan di sinasadya na nagkita tayo nung paalis na kami ng client ko. Ngumiti ng malawak si Jed. Gustong gusto nitong nakikita ang pagsiselos sa mukha ng asawa. That was Luisa. Isang kaklase ko nung college na nagmadre. Pinalabas muna siya sa kumbento before she made her vows. Maniwala ako. Nakasimangot na tugon niya. Julian, honey. Please believe me. Ikaw lang ang laman ng isip ko. Lagi na lang ako nag-iimbento ng dahilan para makasama ka. Matawagan ka. Nagpapakatanga na ako pero hindi mo man lang napapansin. You mean there's no one else? Paniniguro niya. There's only you. Matagal ko nang kinalimutan ang pambababae, sweetheart. Tell me how you feel. May pag-asa ba ako sa'yo? Pero hindi nito hinintay na sumagot siya. He bent his head and kissed her hard on the mouth. Akala ko nun, gusto mo lang ako para masiguro mong papayag sa merger si Papa. And when you slept with me that night here, inisip ko na matutulad lang ako sa ibang babae mo na madali mo ring makakalimutan. I have no other woman. Giit nito. Come on, Julian. Tell me you care. Kahit konti lang. It will be enough for me. At least, for now. Why don't we go on a trip for a second honeymoon? Then I would tell you how I feel. Niyakap niya ito ng mahigpit. Name the place. Sagot nito. He lowered her on the bed. You decide kung sino munang magbabantay kay Harvey habang nag-honeymoon tayo. Why don't we visit your parents? Matagal na rin kayong hindi nakakapag-reunion. I'm sure matutuwa silang makita si Harvey. We could leave him there. Sigurado ako na hindi magdaramdam si Papa dahil lagi naman nilang nabibisita si Harvey dito. At minsan lang tayo nga alis na mag-anak. So, question niya. Now I'm sure why I love you. Was all he said. Sobrang nag-alala ako noong makausap ko si Harvey sa phone. At sabihin niyang nadadala sa bahay ang accountant mo. Kaya naman dali-dali akong umuwi. Dahil hindi ako makakapahayag na maagaw ka sa akin ng ibang lalaki. Naniwala ka naman na aksidente lang ang pagkakasabay natin sa airport. Nakakalokong ngiti sa mukha nito. She pouted. Know what? I love you too. Masyado lang akong naging insecure. I could have loved you from the very start. Pero iniisip ko na hindi ikaw ang tipo na magseseryoso. Least of all, sa akin. Hindi ko rin alam kung kailan ako nagsimulang mahalin ka. I just woke up and realized na narito ka na sa puso ko. Is that true? It is. Yes, honey. I love you. I think I always have. And I always will. At si Kyle, alam mo ba na sobra akong nagsiselos sa kanya? He's irrelevant. Kaibigan mo siya at ayaw kong magkagalit kayo dahil sa akin. Siyang nagsabi na bigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. His kindness itself. Gusto ko rin siyang kaibigan. Ayoko rin na magkasira kami. Saka ko naaayusin yung gusot namin. For now, I'll confine my attention to you. I think I like that. She smiled. Very much. At sinalubong niya ang halik nito. Pagkabalik nila sa bahay sa Batangas, magkasama na silang natutulog sa master's bedroom.
iyon na rin ang setup sa bahay nila sa Parañaque at sa apartments nila sa ibang bansa. Napansin ni Julia na mas masaya na ang anak nilang si Harvey sa klase ng pagsasamang meron silang mag-asawa ngayon. Hindi na siya tumututol kapag gusto ni Jed na makipagniig sa kanya. Buong puso siyang nagpapaubaya sa nais nito. Hindi na matatawag na marriage of convenience ang kanilang pagsasama, kundi totoong kasal. Maagang umuwi ang asawa ng gabing yon. He went out earlier for a meeting. "Hi, Daddy!" Bati niya kay Jed. Nasa kitchen siya noon. "Hello, honey!" Sagot nito, humalik sa kanya. "You smell nice." "Hindi ako yon. It's the strawberry cake." "No, I'm sure it's you. Vanilla and cherry blossoms." Ani to habang inaamoy ang leeg niya. Tumawa siya. It was her bubble bath na naaamoy nito. Siya nga ang tinutukoy ni Jed. "Why, thank you. You don't smell bad yourself." "Ganon?" Niyakap siya nito mula sa likuran. Kiniliti siya nito. "Stop it! I have to attend to this cake." "Magbihis ka na muna. Harvey's arriving in 15 minutes. Ihahatid siya ni na Papa at Mama." Sabado noon at isinama ng matatanda ang apo sa resort. "We'll have dinner in 30 minutes. Ever the dutiful homemaker." Saad nito, hindi pa rin siya pinapakawalan. "I knew the moment I married you that I made the right decision." Inirapan niya ito. Bola. She managed to wriggle out of his embrace. Inilabas niya ang cake mula sa oven. "Happy anniversary. Pwede na ba to ang regalo ko sa'yo?" "That will do for our guest. I'll have my dessert later," he said, a naughty glint in his eyes. "What dessert?" Patay mali siya niyang tanong. Ngunit pili ang ngiting sumilay sa kanyang mga labi. "You? Just you."